Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawang pagbira nito si Boss Dave dito sa mga kababayan natin sa squatter area. At dito nga po ay namigay sila ng stab para dun sa libreng bigas na ipamimigay nila dito nga po sa mga kababayan natin dito sa squatter area. At dito nga po ay nakita natin mga ka-business, mga ka-papi, yung laki ng puso nitong si Boss Dave pagdating sa pagtulong. Lalo na nung makita niya yung sitwasyon ng pamumukay ng mga kababayan natin dun sa squatter area. Lalo na nung malaman niya kung gaano kahirap yung pinagdadaan ng buhay ng mga kababayan natin doon sa squatter area. Na kung hindi nga sila mangangalakay, ay hindi sila kakain. Dahil ang pangunahing hanap buhay ng mga kababayan natin dito sa squatter area na ito ay ang pangangalakal. At dito'y nakita natin na talagang nahabag itong si Boss Dave doon sa kalagayan ng mga kababayan natin doon. Kaya naman mas naging porsigido pa siya doon sa pagpasok sa mga maliliit na iskinita para makapagbigay lang ng stab. At nakita natin na walang pinapalampas na iskinita itong si Boss Dave. Kahit nga halos isang tao lang yung kasya doon sa iskinita ang pinapasok niya. Talagang pinapasok niya yon para marating lang yung mga kababayan natin na nandoon sa mismong loob ng iskinita na yon. At ang kagandahan dito kay Boss Dave ay marunong siyang kumilatis ng mga tutulungan. Dahil halos lahat ng kanyang binigyan ng stab ay yung talagang mga kababayan natin na masasabi nating naghihirap ang buhay. Yung talagang walang wala. At yung tingin niya ay medyo nakakarao sa buhay ay ipinapasantabi muna niya. Kumbaga inuuna talaga niya yung mga kababayan natin na nakikita niyang sabihin na natin na isang kahig isang tuka. At sa pag-iikot na ito ni Boss Dave dito sa loob ng squatter area ay mas napagtanto niya na marami pala talaga sa mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong. At sa tingin ko ay ito na yung nagpapamotivate dito kay Boss Dave para gawin itong ganitong charity vlog. Yan na yung nakikinikinita kong magiging tungtungan nito si Boss Dave para magtuloy-tuloy na siya sa ganitong klase ng content. At kung tutuusin ay ilang beses na rin naman yan sinabi sa vlog yun eh, na ito din yung pangarap niyang gawin.
ang sundan nga po ang apak ng kanyang ama at ng kanyang kuya sa pagcha-charity vlog. At sa tingin ko ay magiging isang mahusay na charity vlogger ito si Boss Dave. Kasi nga ramdam na ramdam mo o kitang kita mo sa kanya yung puso dun sa pagtulong. Na masasabi nating walang pagkakaiba sa puso ng pagtulong ni Kabusiness at ni Papa Dins. Ang sarap lang isipin mga kabusiness mga kapapi, di ba? Na makikita mo na itong tatlong mag-aamang ito o mapapanood mo na itong tatlong mag-aamang ito na pare-pareho na silang tumutulong. Lalo na sigurado, pag nakabawi na yung channel nito si Kabusiness, sigurado magtutuloy-tuloy na rin yan sa pagtulong. Kaya lang sa ngayon kasi, medyo naaantala pa yung ginagawa nilang pagtulong eh. Kasi nga, dahil dun sa naging problema ng kanilang channel. Kaya kung makikita natin ay talagang napakabababa ng views nito si Kabusiness. At ilang beses na rin naman yung ipinaliwanag nito si Kabusiness na dahil nga dun sa violation ng kanilang channel ay nababawasan ng halos kalahati yung kanilang views o yung kanilang revenue sa YouTube. Kaya pag nakabawi yung channel ni Kabusiness na yan at bumalik na uli yung sigla ng kanyang views, tapos ito nga si Boss Dave ay magpapatuloy na rin dito sa pagcha-charity vlog, ay siguradong mas malaki at mas marami yung kanilang matutulungan mga kababayan natin. At magiging mas malawak na rin yung maaabot ng kanilang pagtulong. At pag nagkataon, ay hindi malayong ito mga malalapit na probinsya sa kanila ay abutin na rin ng kanilang pagtulong. Dahil kung tutuusin, ay nasimulan din nila eh. Halimbawa na lang dito sa Bulacan, marami na sila dito natutulungan. At yun, pag sila nagtutor, ay alam naman natin na may kasama talaga yung pagtulong. Kumbaga, yung pagtulong ay hindi mawawala talaga sa kanila. At sabi ko nga, pag nagtandem na itong tatlong ito sa pag-charity vlog, ay hindi malayong pati yung Batangas na yan, itong Cavite, Rizal, at iba pang malalapit na probinsya dito sa lugar nila, ay hindi yan malayong maabot din itong sila Kabusiness sa pagtulong. Lalo na nga't ito yung isang gustong mangyari ni Boss Dave, ang mapalawak yung kanilang saklaw ng magiging pagtulong. Tapos isa pa nakikita ko din na may napakalambot din puso itong si Boss Dave pagdating doon sa pagtulong sa mga kababayan natin na nakikita niya na talagang sobrang nangangailangan. Katulad na nga lang halimbawa nitong isang nanay na isa sa inabutan nila ng stab. At dito nga ay na-interview nito si Boss Dave itong nanay na ito. At dito ay napag-alaman niya na balo na pala itong si nanay nang nasa 5 years na ata kung hindi ako nagkakamali. Tapos may dalawa siyang anak, isang babae at isang lalaki. Dalagat binata na itong kanyang anak. At ang anak niya ay tatlo dapat. Kaya lang ay sumakabilang buhay na rin yung isa dahil sa malubhang karamdaman. Kaya natitira na lang sa kanilang pamilya ay itong si nanay at yung dalawa niyang anak na binata at dalaga. At ang ikinabubuhay lang nitong sila nanay ay yung pagtatahi ng notebook. At ayon dito kay nanay, ay sa looban ng isang linggo ay 350 lang yung kanilang kinikita dito sa pagtatahi ng notebook. At yung 350 yun ay pinagkakasya na ni nanay doon sa panggastos nila sa looban ng isang linggo. Yung anak naman niyang lalaki ay minsan ay nakakapag-construction. Pero yun, pagkakatapos nga ng kanilang project sa construction, ay di napapa-standby itong kanyang anak na lalaki at tumutulong na lang doon sa kanya sa pagtatahi ng notebook. At itong anak naman niyang dalaga ay nag-a-apply pa lang ng trabaho. At habang hindi pa nga siya natatawag sa trabaho, ay katukatulong din siya nitong si nanay sa pagtatahi ng notebook. Pero yun nga, kahit silang tatlo ay magkakatuwang dito sa pagtatahi ng notebook, ay hanggang doon lang yung kanilang kinikita na 350 pesos nga lang po sa looban ng isang linggo. Kung iisipin mo,
Paano mapapagkasya ito nito si nanay? Sa pagkain, andyan ang magbabayad ka ng kuryente, tubig. Kaya kahit tayong manonood, ay ramdam na ramdam natin kung ano yung hirap na pinagdadaanan nitong si nanay. At yun din, yung naramdaman ni Boss Dave. Kaya nga ang ginawa nito si Boss Dave, ay halip na isang stab lang ang ibigay niya dito sa pamilyang ito, ay binigyan na rin niya ng tig isa pang stab itong anak ni nanay. At nangako itong si Boss Dave dito kay nanay na i-refer niya ito kay Kabisnes at papupuntahan niya kay Kabisnes itong mag-iinang ito para dun sa karagdagang tulong. At nagbitaw din dito si Boss Dave na sa oras na sila ay mapuntahan ni Kabisnes ay siguradong magbabago ang buhay ng mag-iinang ito. Pero syempre, yung pagbabago ng buhay ay nakadepende pa rin yan doon sa taong tinutulungan. Kahit pa may tumutulong sa'yo, kung hindi ka magiging masipag at magiging pabaya ka pa rin, ay baka kahit hanga rin ng tumutulong sa'yo na baguhin yung buhay mo, ay hindi pa rin magbago yung buhay mo. Kaya sabi ko nga, ay nakadepende pa rin yan doon sa taong tinutulungan kung babaguhin ba niya ang takbo ng kanyang pamumuhay. At sa tingin ko naman, kung itong si nanay ay mabibigyan ng tulong nitong sila Kabisnes at tutulungan siya o tutuwangan siya nitong kanyang dalawang anak, ay hindi malayo na ang buhay nitong sila nanay ay magbago. Dahil alam naman natin na ang susi ng tagumpay ay yung tiyaga, pagsisikap at sipag. Pag pinagsama-sama mo yan, walang imposible, lalo na nga't may tumutulong sa'yo na iahon ang iyong pamumuhay. Kaya nakadepende na lang yan sa magiging tiyaga, sipag at pagsusumikap mo. Dahil alam naman natin na marami sa tinulungan ni Kabisnes at binigyan ng pangkabuhayan ang wala ding nangyari. Halimbawa na lang itong kay Ate Vera. Tinulungan ito nila Kabisnes na magkaroon ng tindahan. Wala ding nangyari. At ito nga, ito sila Ate Vera ay nandito na kay Kabisnes at katukatuglong sa mga gawaing bahay. Ganon din yung sila Kian at Brian. Binigyan din yun ng tindahan at medyo malaki-laki din yung puhunang nailabas doon ni Kabisnes. Bukod pa nga yung mga bigay ng sponsor. Pero dahil nga walang sipag, walang tiyaga, walang pagsusumikap, at kulang siguro sa pangarap, ay wala ding nangyari. At hindi lang yan, kundi may mga iba pang tinulungan nito sila Kabisnes na halos wala ding nangyari, na bankrupt din. At ang dahilan nga nun ay kulang sa tiyaga, sipag at pagsusumikap. At ganoon na rin yung determinasyon. Pag yan kasi ang nawala sa'yo, kahit gaano pa kalaki yung puhunan mo, ay malulugit malulugi ka din. Kaya sana nga, pag itong sila nanay ay pinuntahan itong sila Kabisnes at binigyan ng pangkabuhayan, sana'y maging matyaga at masikap at masipag itong sila nanay at maging ang mga anak nito para paunla rin kung ano man yung kabuhayan o pangkabuhayan na ibibigay sa kanila ni Kabisnes. At malay naman natin na sa pagkakataong ito na baka itong scout na ito ni Boss Dave ang siyang maging kauna-unahang successful sa mga tinulungan itong sila Kabisnes. Diba? Hindi malayo yan kung magkakaroon sila ng tiyaga, sipag at pagsusumikap. At yung determinasyon na makaahon sa buhay. Kaya sana nga'y may ganong katangian ang mag-iinang ito. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po mga kabisnes, mga kapapi. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa Muntikong Channel,
ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila ma'am ni Risa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din dito kay ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo idol. At ganun din po dito kay Sir Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At ganun din po dito sa magigiting na kagwang nitong si Kabisnes. Na sila Kagwang by Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, MK Inday Okray TV, Ma'am Flurs Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyong lahat. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.